Ano kaya masarap meriendahin pag umuulan? Asap mga kabubuyog, once more it's your host, Host Jai. Dahil nga nag-crib ako sa may fried noodles na nakikita ko lagi sa vlog ni Mami Liza. At dahil dyan, umorin na nga tayo ng Casey's DIY fried noodles sa Shopee. At dumating na nga yung parcel natin. So guys, samahan nyo akong i-unbox to. Grabe nga yung pagkakasil na ito. Talagang secured na secured. Take note lang mga kabuyog. Dahil nga may sauce nga itong fried noodles ng Casey's DIY. Huwag nyo pa ikot-ikotin yung parcel. Dahil ako pa na ikot-ikot ko to. Kaya natapos yung ibang sauce eh. After 100 years later, nabuksan na nga natin yung ating parcel. So, inopen na nga natin gamit ng gunting. Tingnan natin yung mga laman nito. Dahil nga, 4 packs nga ito. Good for 4. Ayan nga yung sasabi ko. Diba, tumaob nga siya, guys. Oh, no! So, meron siya mga instructions. Yung kagandahan dito, how to cook this fried noodles. Oy, English. At umorder rin tayo ng Kay's Garapon. Chili oil yan. At sinimulan na nga namin lutuin yung fried noodles. Bumili nga ako ng 1 kilong toge. So, ang dami pala na. Di naman lahat namin siya nilagay. Ang dami masyado nun. At ayan na nga, sobrang binalawang ko talaga na maigay ang toge na yan para malinis na malinis siya. At din rin ko na nga rin. At nagsimula na kami magpirito ng itlog. Ito nga yung mga ipatoppings namin sa fried noodles. At sinunod na nga namin tong siomay para maprito na rin siya. At isa-isa na nga namin nilagay yung noodles dito sa may kaserola para mabantuan na nga siya. At nagpakulo nga lang kami ng tubig sa heater at iyan na nga, binuhusan na nga namin yung noodles ng mainit na tubig. At pagkatapos nga, sinalang namin ulit sa may kalan para nga mas lumambot pa siya. Nakalagay kasi doon 3 to 5 minutes boiling. At dahil malambot na nga ang ating noodles, i-drain na natin siya mga kabubuyog. Pagkatapos nga namin magpirit ng itlog at ng siomay, sinalang na rin namin yung noodles para tipid lang sa mantika. At hinalo-halo nga lang namin ng ganito yung noodles. At naglagay na rin kami ng konting toge dito sa may noodles. Dahil maraming ang serving itong Casey's DIY fried noodles, nilipat na nga namin sa pinakamalaking kaserola namin. Ito para lang mas madali siyang mahalo. At nilagay na nga namin yung mga sauce na kasama sa may Casey's DIY fried noodles. Grabe ang sarap talaga nito. At dahil tapos na nga magluto, tikiman time. Grabe, sa totoo lang, hindi po talaga ako marunong mag-chopstick. Patawarin niyo na po ako. Yan, so kain tayo guys. Grabe ang sarap nito.